to, ginawa ko to para i-motivate yung self ko na kaya ko at ipagpatuloy ko ang pag-YouTube ko. Sa mga small YouTuber dyan, huwag kayong paghinalang loob at na-start nyo na ang pagiging YouTube nyo. Kasi hindi lahat ng YouTube ay consistent. Marami akong kilala na nag-YouTube sila before. So ngayon, hindi na sila nag-YouTube dahil hindi kompleto mga gamit nila. Wala silang lakas na loob, nahihiya sila. At hindi nila alam kung anong gagamitin nila, apps na yun. Kaya nakadepende po yung sa atin, yung fighting spirit natin, kung paano natin bigyan ng lakas ng loob yung ating sarili. So, hello maayag, welcome back to my channel. I'm Joshua Palma, kapuot, kapisa, mapinalanggam. For today's vlog, tuturuan ko kayo on how I started my YouTube channel at kung paano ko po napatubo yung YouTube channel ko at kung ano yung ginawa ko sa 1 year and 3 months ko na pag-vlog ngayon. Kasi last year, 2018 September ako na start, month of September. So ngayon I have 3,000 subscribers and na-monetize na po ako ng YouTube. At isi-share ko sa inyo kung ano ginawa ko, kung paano ako na-monetize ng YouTube. At kung paano ko po yung napatupo yung YouTube channel ko bilang isang small YouTuber. Siyempre, hindi naman tayo artista, hindi naman tayo ganun kasikat. Alam po natin na ng mga a lot of motivation, ideas, creativity, paano ka mag-market. Diyan po matetest yung ating talento mo. I-share yung sarili mo sa ibang tao at kung paano kanila magugustuhan. So yun, kasi yung sa akin, alam po natin mag-double tayo para sa YouTube channel kasi hindi ganun kadali ang YouTube mag-channel. Hindi ka ganun na ganun kadali mag-edit ng mga videos at hindi ganun kadali mag-edit at mag-vlog sa public at mag-vlog kahit saan at hindi ka ganun kadali maghanap. Ganun. So, ngayon, ideas ko, i-share ko sa inyo when I started noong September last year nga, sinabi ko, ginagamit ko pa lang yung phone ko at hindi pa yung camera ko. Yung phone ko na Vivo V5S yung ginagamit ko. Tapos, nag-vlog ako. Tapos, edit ako sa Filmora and KineMaster. Yung dalawang apps na yon is bagay yun sa mga vlogger kasi parang legit at parang dun ka mag-start kung paano mag-edit ng mga video dun kasi yun yung pinakasimple at pinakamabilis at pinakamagandang editor na yung gagamitin mo, yung KineMaster at yung Filmora. Sila yung pinakamadali. Then, as time goes by, syempre kailangan mo naman i-enhance yung mga editing mo, yung medium mo, yung mga materials na gagamit mo. Yung bumili ako ng camera, yung tripod ginagamit ko. It costs 500 yata to kasi malaki siya. And then ito, yung Canon, is medyo mahal siya, 40,000 yata to. Then, ito yung ginagamit ko, nag-video. Then, wala pa akong medyo editor. We need collaborators, mga taong magtatanong-tanong pa kung anong ginagamit nilang editors para sa mga laptop, mga taong pwede mo i-collab para all know na in collaboration, marami kang mamimit na mga tao at marami ding ma-discovery, maraming makaka-discover ng YouTube channel mo. Kaya, importante yung collaboration. And also, sa pag explore ko sa YouTube, marami ako natutunan kung paano ako, kung saan sila nag-edit ng video, yung sa laptop nila ngayon. Filmora siya ngayon sa laptop. Mayroon din akong Adobe Premiere, mga ganun, na mga editor. Medyo mahirap sila, pero as time goes by, natutunan ko din mag-edit on how voice record, kung paano mag-transition, kung paano maglagay ng mga sound effect. Doon, matutunan mo doon sa YouTube channel. Kasi, habang nag-YouTube ka, parang gusto mong, may eager ka na malaman mong lahat kung paano nila ginawa yun, kung
paano nila nag-insert ng mga sound effect, kung saan sila kumukuha ng mga sa background song. Sa kasi ako, kung syempre kapag nag-YouTube ka, marami ka talaga mag-discover. Ako, kinukuha ko yung music ko sa YouTube library. Pwede mo silang i-download kasi free lang yun sa YouTube. So, marami na ako natutunan, na marami din ako na-discover ng mga idea at ng mga kaalaman kung paano ginagawa ang isang bagay sa YouTube industry. And also, so ngayon, mag-socialize sa ibang tao, alamin ko nung yung trending topic ngayon. Example, Dinagyang Festival ay isa sa pinakamalaking event sa Iloilo at hindi lamang sa Iloilo, at dinadayo din ng mga ibang turista sa Pilipinas. Pwede ka din mag-video at lahat ng drive, i-video mo at i-upload mo sa YouTube. Ngayon, naka-put up ka na, may video ka na sa YouTube, yung mga materials ka na, yung mga marunong ka na mag-edit, at marunong ka nang mag-vlog, hindi ka na nahiya. So, ang kalaban mo lang is yung consistency. Para sa akin ngayon, struggle ko ngayon, in-struggle ko ngayon, kasi being consistent in life, consistency is the key to success. So, kailangan mong mag-motivate yourself mo na kailangan ko mag-upload ng video, kailangan ko mag-think ng mga bago idea, kailangan ko maging creative, kaya ko to, at kailangan kong maghanap kung ano pa ang i-expand ko yung YouTube ko, enhance ko. So, ngayon, yun ang in-struggle ko, kasi sabi ng iba is para sa kanila madali lang pag-YouTube, pero kailangan mo ng lakas ng loob, motivation sa pang-araw-araw na pag-YouTube. Kaya, sa mga small YouTuber dyan, huwag kayong pahinaan ng loob, at kung na-start nyo na ang pagiging YouTube nyo, kasi hindi lahat ng YouTube ay consistent. Marami akong kilala na nag-YouTube sila before, so ngayon hindi na sila nag-YouTube dahil hindi kumpleto mga gamit nila, wala silang lakas na loob, nahihiya sila, at hindi nila alam kung anong gagamitin nila, apps na yun. Kaya nakadepende po yung sa ating yung fighting spirit natin kung paano natin bigyan ng lakas ng loob yung ating sarili. Kaya yun, yun lang po, at sana po depende po sa inyo kung ipitake yung advice ko. So yun po yung aking opinion at aking idea at aking experiences kung paano ko po napatuloy yung YouTube channel ko, at kung paano po ako nag-start, at kung ano ngayon ang struggle ko. So sana po lahat po tayo maging masaya at consistent at well-motivated po tayo na tao. Minsan, ang marami din problema at marami din struggle na ating ma-face along the way, pero importante hindi tayo nag-give up. Stand up and walk again. So, thank you very much, Maanyag. Sana po may natutunan po kayo kung paano po ako ngayon at nag-vlog sa YouTube channel. Thank you, Maanyag. God bless and have a nice day.